Bago ang lahat, nakabili na ba kayo ng kahit anong gamit sa TikTok shop? I-comment nyo sa baba guys kung oo o hindi. Kasi ako, for the past few months, parang halos lahat ng bago kong gamit, especially yung mga pamorma, galing TikTok shop guys. Excited ako dito sa video na to eh. Kasi lahat na ipapakita ko sa inyo ngayon guys, lahat yan, lagi kong nagagamit. Sobrang sulit. At lahat yan, galing sa TikTok shop. Lahat nga ba? Basta guys, huwag na kayong bibili sa Shopee. Hindi ko napapatagalin pa guys, meron tayong tigda dalawa dyan, dalawang damit, dalawang relo, dalawang singsing, dalawang pabango, dalawang bag, dalawang footwear guys. Unahin ko na tong item na hindi ko talaga in-expect na magugustuhan ko kasi guys, di ba mahilig tayo sa mga black dito? Pero this time guys, yung in-order kong watch ay brown. Kasi yun yung parang nakita ko sa pictures, parang yun yung pinaka-classy tingnan eh. Pero guys, nung pagdating, talagang na-amaze ako sa quality kasi guys, yung ganitong itsurahin na relo, ito yung mga parang tigti 3,000 sa mall eh. Hindi mo akalain na ganito kaganda yung quality, yung watch face, yung leather strap, guys, yung details. For less than 1K guys, sobrang mura na nito. Magmumukha kayong mayaman guys kapag suot nyo ito. Hindi kayo mapagkakamalan na nakasuot ng mumura yung relo. Lalo ka halimbawa may date ka, may gusto kang impress na babae, o kaya halimbawa may job interview ka, mag-a-apply ka. Suot nyo tong relo na to, sobrang classy tingnan. Yun nga lang guys, baka hindi kayo patanggap sa trabaho kasi sasabihin sa inyo yung nag-i-interview. Hindi na yata kailangan trabaho nito. Maganda yung relo eh. Next item guys is another watch. Ito naman very versatile. Kasi guys, pwede nyo ito isuot pang sports, casual, pang simpleng pormahan. Pwede nga rin sa mga smart look kasi guys, napapalitan yung strap nito. Kung titingnan nyo, may tatlo kong iba't ibang strap. Ito yung default strap na yung silicone. Meron din akong biniling magnetic strap. Meron ding leather strap para kapag halimbawa gusto mo naman very classy yung itsura mo. Siyempre, napapalitan din yung watch face niyan. So kung halimbawa gusto mo medyo formal yung itsura, pumili ka lang ng formal watch face dun sa app niya. Kasi sobrang daming watch face guys na pagpipilian. Kung gusto nyong minimalist lang na chill, pwede itong default strap niya tapos partneran nyo rin ng watch face na simple lang din. Ito nga pala yung favorite watch face ko dito kasi ito yung pinaka-simple, pinaka magandang tingnan para sa akin. Itong relo nga pala na to guys ay yung Halo Solar Plus guys. Kung halimbawa nagsasawa na kayo sa mga smartwatch na puro rectangle guys, ito naman bilog. May iba talaga kayo kasi bilog siya. Tapos mas mukha siyang yung usual talaga na relo. So mas madali mo siyang maipapartner sa iba't ibang outfits. Tsaka guys, kung i-compare nyo to sa pinaka magandang mga smartwatch, yung mga Apple Watch. Guys, AMOLED screen na rin. Very responsive. Marami ka na rin apps na magagamit. Pero ako guys, wala naman yung ginagamit. Ang habol ko lang talaga dito yung style niya, yung oras, yung apps. Wala, hindi ko yan nagagalaw. Kung i-compare nyo guys yung functions, ganun rin lang eh. Tapos yung gagastusin nyo, 2K lang guys. Hindi ko gagastos ng 30,000 para sa isang relo. Yung 30K na yun guys, mabibili nyo na lahat ng ipapakita ko dito sa video na to. Tapos may sukli ka pa. Lalo kung wala ka naman pake sa mga iisipin ng ibang tao. Kasi yung iba, di ba, bumibili sila niyan para sabihin na, uy, ang galing, naka-Apple Watch, ang yaman. Kung wala pa kayo alam, marami ka pang ibang priorities, okay na yung maging matibid tayo. Next item guys, accessories pa rin pero this time singsing. Ito naman guys, gustong gusto ko tong singsing na to kasi yung design niya guys, parang contrasting siya sa minimalism kasi parang ano lang siya eh, parang kalsada na lubak-lubak na medyo maputik. Yung design, ganun siya eh, hammered texture ring ang tawag. Yung ganitong klaseng design guys, very versatile siya. Pwede nyo i-dress up, pwede mga formal events, or pwede nyo rin i-dress down, mga pang streetwear, mga casual looks. At ang maganda sa singsing na to guys, adjustable siya. So kung mataba yung daliri mo, pwede mo siyang luwagan ng konti. Yun nga lang guys, hindi yata to sa TikTok. TikTok shop haul tapos hindi sa TikTok. Ito lang naman siguro yung hindi mo mabibili sa TikTok. Click nyo na lang yung link sa baba, pupunta kayo sa Shopee. Sabi ko lang kanino, kayo mabibili sa Shopee. Another ring, pero ito kung mapapansin nyo guys, sobrang social nito at baka hindi nyo afford. Kasi guys, yung presyo nito ay 2,400 pesos. Minus isang zero. Guys, 240 lang guys. Ito, di ba? Naniwala kayo. Naniwala kayo, no? Nung una, naniwala ka, no? Na 2,400. Kasi sobrang ganda ng design. Hindi nyo mapagkakamalang mumurahin. Kasi silver ring siya. Ang linis ng design. Tapos may parang iced out pa yan. Ng mga parang diamonds-diamonds dyan. So, iisipin mo talaga mamahalin. Pero guys, 240. Yung mga ganito yung mga hindi mo na pag-iisipan eh. Kasi sobrang ganda, maganda ipang porma. Iisipin pa ng mga tao mayaman ka. Kakasabi ko lang kanina sa relo na hindi mo na papansin yung opinion ng iba.
Tapos ngayon, gusto mo isipin niya na mayaman. Basta ito guys, sobrang daliri niya i-partner sa iba't ibang outfits. Kung iisipin niyo, unang tingin parang mahihirapan kayong partneran yan, mahihirapan kayong pormahan. Pero guys, sa halos lahat ng sinusuot ko, bagay ito. Now guys, punta naman tayo sa bagong medyo kinahihiligan ko ngayon, which is perfumes. Yung isa dito, gusto ni babe, yung isa ayaw niya. Unahin ko yung ayaw. Ito guys, hindi ko alam kung bakit ayaw niya to. Pero sobrang nababanguan ako sa amoy nito. This one is from Hearn, Tom Ford Tuscan Leather Inspired Perfume. Guys, biro niyo Tom Ford. Alam niyo ba kung magkano yung Tom Ford perfumes? Dito sa Pinas guys, yung Tuscan Leather na legit, mabibili niyo for 18,000 pesos. Biro niyo yun 18K. Kahit ako mayaman na ako, hindi ako bibili ng ganun. Yung ganito, 50ml, 18K. Pero ito guys, 3K lang minus isang zero. Bali 300 lang makakabili na kayo. Makakabili na kayo. Sabihin na natin na yung performance hindi ganun, na yung original tatagal ng mga 8 hours, 10 hours ganyan. Tapos itong inspired siguro mga 3 hours, 4 hours. Sa mga perfume collectors diyan, naiintindihan ko naman, syempre hobby niyo 'yan, gusto niyo mag-collect, syempre mga legit. Nagpapasaya 'yun sa inyo eh tuwing may bago kayong binibili. Pero para sa akin, tulad ko na medyo mahirap lang. Okay na ako sa ganito. Pero 'yun nga lang, ang nag-iisang problem ko dito guys, ayaw to ni babe. So, maisusuot ko lang to kapag ako lang mag-isa. Hindi ko to magagamit sa bahay kasi nagagalit siya kapag ginagamit ko to. Pero guys, kung curious kayo kung anong amoy ng Tom Ford, try nyo. Baka magustuhan nyo rin. Yung accords nga pala niya ay leather, fruity, animalic, sweet, amber, smoky, and warm, spicy. Siyempre, kung nagpo-perfume kayo, may idea na kayo doon. Check nyo na lang kung pasok sa ano nyo, sa taste nyo. I mean, sa smell. Sa smell nyo. Kasi hindi nyo na, hindi naman ito tinitigman, di ba? Next perfume guys, ito naman kabaliktaran ng isa kasi ito gustong-gusto ni babe. This one is from Enzo Scents, Avior. Hindi ko alam kung saan inspired to kasi wala namang nakasulat doon. Pero guys, ang bango nito. Kahit ako nagustuhan ko, ang story kasi nito, nung nagtitingin ako sa TikTok, di ba parang medyo sikat yung Enzo Scents. Nakita ko dun sa pagpipilian, ang daming reviews ng Avior. Ang bango daw, ang bango, ganyan. Siyempre, na-curious ako. So, kumuha ko nito, Avior. Unang spray ko pa lang, guys. Sobrang bango. Actually, nung unang ginamit ko to, sinundo ko yung girlfriend ko. Hindi ko sinabi sa kanya na may pabango ako. Naamoy niya lang, tapos napansin niya talaga. So, guys, kung gusto yung matuwa naman sa inyo yung girlfriend niyo, try nyo tong Avior by Enzo Scents. Enzo Scents, baka may iba pa kayo dyan. Ang main problem ko lang dito, guys, is yung bote niya. Parang sobrang flat. So, ang bilis niyang matumba. Medyo magalaw mo lang yung lamesa. Matutumba na. So, nakakatakot. Baka mamaya mahulog, mabasag, di ba? Sayang. Now, guys, punta tayo sa clothing naman. Ito, madalas ko nagagamit. This one is from Pen Shop. Kung bibili nyo to sa store, 2,600 pesos, guys. Ang mahal. Pero kung sa TikTok shop, mas makakamura kayo. Nasa 2K lang or minsan nagsisale pa yan na mas mura. So guys, i-check nyo yung link sa baba ng TikTok shop ko. Doon kayo bumili. Sobrang ganda nitong jacket nila na to. Hindi ko in-expect na ganito nakaganda yung quality ng Pen Shop ngayon. Kung mapapansin nyo sa TikTok ko, guys, laging nagte-trend yung mga sinishare ko about Pen Shop. Kasi talaga namang nag-level up. Kung mapapansin nyo, grabe yung quality, yung design, sobrang gaganda na. At lalo tong jacket na to, guys. For your reference, my height is 5'8 and I'm currently 61 kgs. And itong jacket na to ay size medium. Feeling ko maganda siya tingnan, nasaktong-sakto lang yung fit. Siguro pag nag-size up kasi ko, baka maging mukhang lousy lang tingnan kasi hindi naman siya crop. Ang mangyayari niyan, magiging mahaba na rin yung laylayan. I suggest kumuha na lang kayo ng true size nyo kung dito sa design na to. Kasi yung style niya naman talaga for smart looks. Medyo may pagkaklase yung itsura. Lalo yung tela niya guys, parang wool yung style. Basta guys, check nyo na lang yung details. As you can see dito, ang gandang tingnan, ang angas niya ipang-porma. Next item natin, another jacket guys. Sagarin na natin kasi medyo summer. Summer na, bakit puro jacket? Wala lang, gusto lang. Kasi alam niyo naman, mga influencer, kaming mga influencer, gusto namin yung laging naka-jacket kahit mainit. De, joke lang. Itong jacket na to, this one is from Inseran. And sa wakas guys, kung naka-order na kayo from Inseran, alam ko, di ba kadalasan sa kanila, yung sizing sobrang laki. Pero ito guys, saktong-sakto lang yung size. Kasi size medium to guys, pero yung style niya sa akin, parang saktong may pagka-relax lang ng konti. Hindi siya yung sobrang laki na para ka ng hanger. 800 lang yan guys, pero sobrang ganda na ng quality. Yung style niya guys, parang chill, cozy vibes lang. This time, ang pinili ko naman yung parang beige color nila. Hindi ako nag-black kasi parang pag nag-black ako, halos lahat na ng gamit ko black. So kung magle-layer ako ng black t-shirt, tapos black jacket, tapos black pa yung bag, parang hindi na masyadong magpa-pop. At least this time guys, di ba na iba? So kung naghahanap kayo ng jacket, parang ngayong summer guys, sa mainit na panahon, I recommend, nire-recommend ko to. Punta naman tayo sa bags, guys. Kasi para sa akin, di ba, bags yung parang kumukompleto ng outfit nyo. Kasi ako, lagi akong may dalang bag talaga. This one, guys, ito yung parang pang-casual style. Pero at the same time, very functional and very convenient gamitin. Kasi, guys, waterproof,
magaan. 210 grams lang tong bag na to, so parang hindi mo mapapansin. Tsaka guys, sobrang ganda ng quality. Yung tela, yung stitching niya, tapos magnet closure, tapos yung zipper. That guys, ng about sa bag na to, sobrang nagustuhan ko. Meron pa siyang parang safety feature dun sa loob ng isang pocket na pwede mong ikabit yung wallet mo. Kung sakaling may snatcher, halimbawa sa jeep, pasimpleng gumagano. Hindi niya basta-basta makukuha yung wallet sa loob kasi yun pala, nakalock nung yellow na yan. This one guys is from MA. This one is from their Airy series guys na 2024 release. Bagong collection nila to guys, at para sa akin sobrang ganda ng design language. Kasi pinapakita nila dito parang lightweight pero at the same time very stylish, sleek, and very functional. So kung mahilig kayong, halimbawa, yung magpupunta sa mga concert, halimbawa lalabas lang, may gala kayo, mga ganyan. Gusto nyo lang may dalang payong, cellphone, powerbank, wallet. Katulad ko, yun yung mga nilalagay ko sa bag. Okay na to para sa inyo guys. Pero ito naman, kung gusto nyo medyo classy, mamahalin to guys. This leather bag is worth 5,000 pesos. Minus isang zero. Guys, 500. Eh, hindi nyo expect na 500 lang to. Kasi di ba parang may ganitong design sa Doc Martens na sobrang mahal. Pero guys, ito 500 plus lang. At hindi ko rin in-expect guys na maganda yung pagka-leather niya. Kasi akala ko, dahil mura lang, akala ko medyo cheap yung leather. Hindi guys, maganda rin yung quality ng leather niya. Actually, pati yung mga bakal-bakal niya, yung stitching, okay din. So guys, I highly recommend this one. Kung pinakita ko nga to kay Baby, sabi niya, yes, may bago na umba. So kung may girlfriend kayo, pwede kayong maghiraman nito guys. Kasi unisex naman yung ganitong klaseng design. Sobrang ganda ng bag na yun guys. Kung nanood kayo ng video na to at hindi kayo bibili nun, hindi ko na lang alam. Kasi kung gusto nyo maging stylish talaga na Filipino citizen guys, dapat may ganun kayo. Dapat may ganun kayong bag. Next item guys, ito literal na lagi kong gamit kasi tuwing lumalabas ako, ito yung slides or clogs na gamit ko. This one is from Posey guys. So sa mga may hilig sa Posey dyan guys, bilhin nyo tong model. Bilhin nyo tong model nila na to kasi sobrang ganda nito para sa akin. Isa to sa pinakamaganda at eye-catching nila na designs. Actually, yung iba doon parang hindi ko naman gusto eh. Pero ito guys, maganda talaga. Malambot tong pose na to guys. Medyo mataba. Medyo rough. Medyo rough tong texture nito sa paa kaya comfortable siya isuot. Pero lagi naman ako nagme-medyas. Kung magsusuot kayo nito guys, I highly recommend na magsuot kayo ng black socks para meron kayong contrast. Pero kung ang bibili nyo naman, halimbawa yung color black na ganito, white socks naman. Baliktaran lang, pero nasa sa inyo yan kung anong socks yung meron kayo. Pero para sa akin, black socks yung maganda dito. Isang advantage pa nito guys, sobrang tatangkad kayo kasi parang 1.5 inch yung madadagdag sa height nyo. So halimbawa, ako 6'8, magiging 6'9 plus na ako guys. So Posey guys, bumili na kayo ng Posey na slides, clogs. And dahil nga tigda-dalawa guys, may isa pa tayong footwear. Pero hindi ko na muna ipapakita yan dito guys. Abangan nyo sa next video kasi gagawan ko yan ang sarili niyang video. Bigyan ko na lang kayo ng clue guys. It starts with letter V. So sa mga nakahula dyan, kung ano yung letter V na yon, comment nyo sa baba. Yung mga tama ng hula guys, bibigyan ko ng like. Wala pa akong may pamimigay kasi naghihirap pa ako guys. Kaya tulungan nyo akong makaahon sa kahirapan. Nga pala guys, bagong gupit ako. Grabe, fresh guys. Alam nyo kung magkano yung gupit na yan. Bago ang lahat, tanungin ko muna kayo kung magkano yung usual na pagpapagupit nyo sa mga barbershop. Saan ba kayo nagpapagupit? Doon ba kayo sa mga mall, sa mga mamahalin, yung mga tigpa 500? Doon sa mga mas social pa, yung nasa TikTok na parang kakausapin ka pa? Mga tig 2,000 yata yan, di ba? Or doon lang kayo sa mga tabi-tabing barbershop na mga tiga 70, 90. Pero itong gupit ko ngayon guys, very fresh. Sobrang ganda ng fade. Pero guys, yung bangs, ako nagpantay niyan. Kasi syempre, gusto ko, hulaan niyo kung magkano to. Guys, 50. 50 pesos lang guys. Kaya shout out kay Kuya Alan. Ikaw na lang yata yung barber na nagpe-presyo ng 50. Sa ano lang to ha? Doon lang to sa bahay niya. So kung taga San Pablo kayo guys, pwede niyo siyang mapuntahan sa Linville, Santa Monica. Diba, okay na rin. Wala namang pinagkaiba. Kung halimbawa gagastos ka ng 500, 2,000 sa isang gupit. Biro niyo yung 2K. Makapag-ano na kayo, TikTok shop haul sa halagang 2K guys. Hindi ko ma-imagine. Siguro kahit mayaman na ako, hindi ako magpapagupit sa ganun kamahal. Balitaan ko kayo, malalaman nyo naman yan eh. Siyempre kung nakasubscribe kayo, malalaman nyo naman kung medyo may pinagbago na ako sa antas ng social status. Kung medyo nagiging magastos na ako sa lifestyle. Pero para sa akin guys, as a minimalist Filipino citizen, kung okay na, kung halimbawa kontento naman ako sa results like this, guys, sobra-sobra pa nga to eh. Share ko lang guys, kasi syempre isa yung haircut sa mga forma natin eh. Yan yung isa sa mga nagpapaganda or nagpapapangit ng forma nyo. Kasi kahit gaano kaganda yung forma nyo, pero kung yung gupit nyo, yung buhok nyo ang pangit. Guys, check nyo yung isang video ko dati, yung pinaka-ayaw ko sa
Pinaka ayaw ko sa lahat, guys. Nakakahiyaman. Pero i-check nyo, guys, yung video ko about Air Max 97, guys. Yung buhok ko doon, parang Einstein. Sobrang pangit. Grabe. Pero ano naman kasi yun eh. Yun yung times na COVID, lockdown. So, hindi nakapagpagupit. Kaya kumapal ng kumapal. Sobrang pangit talaga yung itsura. Parang Beethoven na mga, yung mga lumang tao, guys. Parang ganun. Pero yun nga, kung gusto nyo maging mas maangas, guys, yung mga forma nyo, maganda, lagi rin kayo may fresh haircut. Kasi, ano yan, invest in yourself, guys. Mag-invest kayo sa magandang haircut, skincare, ganyan. Nga pala may ginagamit ako ngayon, yung Clued. Isama ko na lang din sa shoutout, kahit hindi nag-i-sponsor sa akin yung Clued. So, Clued, kung pakita ko nga, wait. Ito, guys, yung Clued Double Oat Moisturizer. Sobrang effective niya para sa akin. Hindi na nagda-dry yung skin ko. Lalo dito, kasi may mga dry skin ako dito eh. Alam ko, yung iba sa inyo may ganun rin na problems. Try nyo to, guys. 150 lang to tuwing after nyo maghilamos sa gabi. Sa umaga, bago umalis, maglagay kayo nito. Very effective. Maganda siya para sa akin. Yun na yung late night talks natin ngayon, guys. Invest in yourself. Kasi sigurado, guys, magbubunga din lahat ng yan.